Pumunta sa Shechem si Rehoboam, sapagkat nagtipon-tipon doon ang lahat ng mga taga-Israel upang siya'y gawing hari. Nasa Ehipto pa noon si Jeroboam na anak ni Nebat. Nagtago siya roon noong pinaghahanap siya ni Solomon. Nang mabalitaan ni Jeroboam ang mga pangyayari, umuwi siya mula sa Ehipto. Siya'y kanilang ipinasundo mula roon. Humarap nga kay Rehoboam si Jeroboam at ang buong Israel at sinabi sa kanya, "Napakabigat po ng mga pasaning iniatang sa amin ng inyong ama. Bawasan po ninyo ang pahirap na ginawa niya sa amin. Pagaanin ninyo ang pasanin na aming dinadala at paglilingkuran namin kayo." Sumagot si Rehoboam, "Bigyan ninyo ako ng 3 araw upang mapag-aralan ang bagay na ito at pagkatapos bumalik kayo." Kaya umalis muna ang mga tao. Sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglingkod kay Solomon nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin. At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda, "Kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at ipinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila'y inyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon." Ngunit binaliwalan ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip, nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayoy naglilingkod sa kanya, "Ano ang dapat kong isagot sa mga taong humihiling na pag-aanin ko ang pasaning ipinataw sa kanila ng aking ama?" Ganito naman ang payo nila, "Sabihin mo sa kanila na ang iyong ama ay naging mahina at daragdagan mo pa ang pahirap na kanyang ipinasan sa kanila. At kung sila'y hinagupit niya ng latigo, hahagupitin mo naman sila ng mga panghampas na may tinik na bakal." Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao ayon sa iniutos sa kanila ng hari. Salungat sa payo ng matatanda, magaspang ang sagot na ibinigay ni Rehoboam sa mga tao. Ang sinunod niya'y ang payo ng kabataan, kaya't sinabi niya, "Kung mabigat ang dalahing ipinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, panghampas na may tinik na bakal ang ihahagupit ko sa inyo. Hindi nga pinakinggan ng hari ang karaingan ng bayan." Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng propeta ni Yahweh na si Ahayas kay Jeroboam na anak ni Nebat nang sila'y magkita sa Shilo. Nang makita ng mga taong bayan na ayaw silang pakinggan ng hari, ay sinabi nila, "Umuwi na tayo, O Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Pabayaan na natin ang sambahayan ni David." Umuwi na nga sa kani-kanilang tahanan ang 10 lipi ng Israel. Ang mga naninirahan lamang sa mga lungsod ng Juda ang nanatiling sakop ni Rehoboam. Pagkatapos, pinapunta niya sa 10 lipi ni Adoniram ang tagapangasiwa ng sapilitang pagtatrabaho. Ngunit ito ay pinagbabato nila hanggang mamatay. Kaya't nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karuwahe at tumakas patungo sa Jerusalem. Magmula noon, patuloy na naghimagsik ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Nang marinig ng pinuno ng Israel na bumalik na si Jeroboam, siya'y ipinatawag nila sa kapulungan ng bayan at ginawang hari ng 10 lipi ng Israel. Ang lipi naman ni Juda ang nanatili sa angkan ni David. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ni Juda at ni Benjamin. Nakatipon siya ng 180,000 mga sanay na mandirigma upang digmain ang 10 lipi ni Israel at bawiin ang kanyang. Subalit sinabi ni Yahweh kay Simayas na kanyang lingkod, "Sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon at hari ng mga lipi ng Juda at Benjamin na huwag na nilang digmain ang 10 lipi ng Israel. Hayaan na niyang makauwi ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan sapagkat ang nangyari ay aking kalooban." Sinunod naman nila ang utos ni Yahweh at sila'y umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Pinatibay ni Jeroboam ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim at doon siya pansamantalang nanirahan. Pagkatapos, lumipat siya sa Pinuel. Naisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David.
Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno. Si Rehoboam na hari ng Juda at ako'y kanilang papatayin. Kaya't matapos pag-isipan ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 guyang ginto at sinabi sa mga taong bayan, huwag na kayong magabalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa namay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumupunta sa Bethel upang sumamba at mayroon din sa Dan. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon. Katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Juda, naghandog siya sa altar sa Bethel sa mga guyang ginto na kanyang ginawa at naglingkod doon ang mga paring inilagay niya sa mga sagradong burol. Pumunta nga siya sa altar na kanyang ipinatayo sa Bethel noong 15 araw ng 8 buwan. Buwan na siya ang pumili, iyo'y ginawa niyang pista sa 10 lipi ng Israel at siya mismo ang umakyat sa altar at nagsunog ng insenso. Samantalang nakatayo si Jeroboam sa harap ng altar sa Bethel upang maghandog, dumating mula sa Juda ang isang propeta ng Diyos. Inutusan siya ni Yahweh na sumpain ang altar na iyon. Wika niya, altar o altar, pakinggan mo ang pinapasabi ni Yahweh. Isisilang sa angkan ni David ang isang lalaki na papangalan ng Hosayas. Papatayin niya sa ibabaw mo ang mga pari ng sagradong burol na naghahandog ng mga hain sa ibabaw mo. Pasusunugan ka niya ng mga buto ng tao. Sinabi pa niya, ito ang tanda na si Yahweh ang nagpapasabi nito. Magkakadurog-durog ang altar na ito at sasambulat ang mga abo na nasa ibabaw ng altar. Nang marinig ni Haring Jeroboam ang sumpang iyon laban sa altar ng Bethel, itinuro niya ang lingkod ng Diyos at pasigaw na iniyutos, dakpin ang taong iyan. Ngunit biglang nanigas ang kanyang kamay na itinuro sa lingkod ng Diyos at hindi niya maikilos iyon. Noon di, nagkadurog-durog ang altar at sumambulat nga ang mga abo na nasa ibabaw ng altar gaya ng ipinahayag ng lingkod ng Diyos. Nakiusap ang hari sa lingkod ng Diyos, ipanalangin mo ako sa Diyos mong si Yahweh at hilingin mong magbalik sa dati ang aking kamay. Nanalangin nga ang lingkod ng Diyos kay Yahweh at gumaling ang kamay ng hari. Inanyayahan ng hari ang lingkod ng Diyos na sumama sa kanya at kumain sa kanyang bahay at pinangakuan pang bibigyan ng gantimpala. Ngunit tumanggi ang lingkod ng Diyos. Kahit na po, ibigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong kayamanan, hindi ako sasama sa inyo. Hindi rin ako kakain ng anuman dito, sapagkat sinabi sa akin ni Yahweh na huwag akong kakain o iinom ng anuman, at pag uwi ko'y huwag akong magbabalik sa aking dinaanan. Nagiba nga ng daan ang propeta ng Diyos at hindi dumaan sa dinaanan niya patungo sa Bethel. Nang panahong iyon, may isang matandang propetang nakatira sa Bethel. Dumating ang kanyang mga anak na lalaki at ibinalita ang mga nangyari sa Bethel ng araw na iyon. Isinalaysay nila ang ginawa ng propeta ng Diyos at ang nangyari sa hari. Saan siya dumaan nang siya'y umalis? Tanong ng ama. Itinuro ng mga anak ang dinaanan ng propeta ng Diyos na nanggaling sa Juda. Ihanda ninyo ang asnong sasakyan ko, utos ng ama. Inihanda nga ng mga anak ang asno at sumakay ang propeta. Hinabol niya ang propeta ng Diyos at inabutan niyang nagpapahinga sa lilim ng punong ensina. Ikaw ba ang propeta ng Diyos na nanggaling sa Juda? Tanong niya. Ako nga po, sagot naman ito. Sumama ka sa akin sa aming tahanan upang makakain, anyaya ng matandang propeta. Sumagot naman ang propeta ng Diyos. Hindi po ako maaaring sumama sa inyo pabalik. Hindi rin po ako maaaring kumain o uminom ng anuman dito.
sapagkat ganito ang utos sa akin ni Yahweh, huwag kang kakain o iinom ng anuman doon, at huwag ka ring babalik sa iyong dinaanan. Propeta rin akong tulad mo, at sinabi sa akin ng isang anghel na inutusan ni Yahweh na dalhin kita sa bahay ko upang pakainin at painumin. Uwi ka ng propeta. Ngunit nagsisinungaling lamang ang matandang propeta. Sumama nga sa kanya ang propetang galing sa Juda. Kumain siya at uminom sa bahay ng matandang propeta. Habang sila'y kumakain, dumating sa matandang propeta ang isang pahayag mula kay Yahweh. Kaya't sumigaw siya sa propetang galing sa Juda. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, sinuway mo ang aking utos. Bumalik ka sa iyong dinaanan at kumain ka at uminom dito sa lugar na ipinagbawal ko sa iyo. Dahil dito, ang bangkay mo ay hindi malilibing sa libingan ng iyong mga magulang. Nang sila'y makakain, naghanda ang matandang propeta ng asnong masasakyan ng propetang galing sa Juda. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang isang leon sa daan at siya'y pinatay nito. Nahandusay ang kanyang bangkay sa tabi ng daan at binantayan ng leon at ng asno. May mga taong napadaan doon at nakita nila ang bangkay sa tabi ng daan at ang leong nakabantay. Ibinalita nila sa bayan ang kanilang nakita at nakarating ang balita sa matandang propeta. Nang marinig niya ang nangyari ay kanyang sinabi, iyon ang propeta ng Diyos na lumabag sa iniutos sa kanya ni Yahweh. Kaya't pinabayaan siya ni Yahweh na makasalubong at lapayin ng leon. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga anak na lalaki na ipaghanda siya ng asnong masasakyan. Umalis siya at nadatnan ang bangkay sa tabi ng daan. Nakabantay sa tabi ng daan ang asno at ang leon. Hindi nito kinain ang bangkay at hindi rin nito ginalaw ang asno. Isinakay ng matandang propeta ang bangkay sa kanyang asno at ibinalik sa bayan upang ipagluksa at ilibing. Kawawa ka naman, kapatid, panaghoy niya. Nang mailibing ang bangkay, sinabi ng propeta sa kanyang mga anak na lalaki, kapag ako'y namatay, dito rin ninyo ako ililibing, katabi ng kanyang mga buto. Sapagkat matutupad ang mga sinabi niya sa utos ni Yahweh laban sa altar ng Betel at laban sa lahat ng sagradong burol ng Samaria. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang pari ng mga sagradong burol. Dahil sa mga kasalanang ito ni Jeroboam, naubos ang kanyang angkan at hindi na muling naghari. Nang panahong iyon, nagkasakit si Abias na anak ni Jeroboam. Kaya't sinabi ni Jeroboam na kanyang asawa, magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo na asawa ka ng hari. Puntahan mo sa Shilo si Ahiyas, ang propetang nagsabi sa akin na maghahari ako sa bayang Israel. Magdala ka ng 10 tinapay, ilang bibingka at 1 garapong pulot. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak natin. Ganoon nga ang ginawa ng babae. Pinuntahan niya sa Shilo si Ahiyas. Matandang matanda na noon si Ahiyas at bulag na. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pupunta rito ang asawa ni Jeroboam at itatanong niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa kanyang anak na may sakit. Sinabi rin ni Yahweh kay Ahiyas kung ano ang sasabihin niya sa babae. Nang dumating ang asawa ni Jeroboam, siya ay nagkunwaring ibang babae. Subalit nang marinig ni Ahiyas na nasa may pintuan na ang babae, sinabi niya, tuloy kayo, asawa ni Jeroboam, bakit pa kayo nagkukunwari? Mayroon akong masamang balita para sa inyo. Bumalik kayo kay Jeroboam at sabihin ninyo, ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinili kita mula sa mga sambahayan at ginawang pinuno ng aking bayang Israel. Inalis ko sa sambahayan ni David ang malaking bahagi ng kaharian at ibinigay sa iyo. Ngunit hindi ka tumulad kay David na aking lingkod. Tinupad niya ang lahat kong iniutos. Sinunod niya ako ng buong puso.
at wala siyang ginawa, kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Higit ang ginawa mong kasamaan kaysa ginawa ng lahat ng mga nauna sa iyo. Tinalikuran mo ako at ginalit ng magpagawa ka ng sarili mong mga diyos, mga imaheng yari sa tinunaw na metal. Dahil dito, paparusahan ko ang iyong angkan. Lilipulin ko silang lahat, matanda at bata. Wawalisin kong parang dumi ang buong angkan mo mula sa Israel. Sino mang kamag-anak mo na mamamatay sa loob ng lungsod ay kakainin ng mga aso. Ang mamatay naman sa bukid ay kakainin ng mga puwitre. Ito ang sabi ni Yahweh. Ngayon, umuwi na kayo. Pagpasok na pagpasok ninyo sa bayan ay mamamatay ang inyong anak. Ipagluluksa siya ng buong Israel at ihahatid sa kanyang libingan. Siya lamang sa buong angkan ni Jeroboam ang maihahatid sa libingan, sapagkat siya lamang ang kinalugdan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang Israel ay bibigyan ng Diyos ng ibang hari na siyang magwawakas sa paghahari ng angkan ni Jeroboam. Paparusahan ni Yahweh ang bayang Israel hanggang sa ito'y manginig na parang tambo sa tubig na pinapaspas ng hangin. Parang punong bubunutin niya ang bayang Israel mula sa masaganang lupaing ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno. Magkakawatak-watak sila sa mga lupaing nasa kabila ng ilog, sapagkat ginalit nila si Yahweh nang gumawa sila ng mga imahin ng Diyos-Diyosang si Ashira. Pababayaan ni Yahweh ang Israel dahil sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam at sa mga kasalanang ipinagawa nito sa bayang Israel. Nagmamadaling umalis ang asawa ni Jeroboam at nagbalik sa Tirza. Pagdating niya sa pintuan ng kanilang bahay, namatay ang bata. Siya ay ipinagluksa at inilibing ng buong bayang Israel tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ahayas. Ang iba pang mga ginawa ni Jeroboam, ang kanyang mga pakikipagdigma at kung paano siya naghari ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naghari siya sa loob ng 22 taon, namatay siya at inilibing, at sinadab na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Naghari naman sa Juda si Rehoboam na anak ni Solomon. 41 taong gulang siya nang nagsimulang maghari. 17 taon siyang naghari sa Jerusalem sa lungsod na pinili ni Yahweh mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang dooy sambahin siya. Ang pangalan ng kanyang ina ay Naama, isang taga-Amon. Gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang sambayanan ng Juda at higit na masama ang kanilang ginawa kaysa kanilang mga ninuno. Dahil dito'y nagalit sa kanila si Yahweh. Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato at mga larawan ni Ashira sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy. Ang pinakamasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Ginawa ng mga taga-Juda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon ang mga Israelita. Nang 5 taon ng paghahari ni Rehoboam, sinalakay ni Shishak na hari ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Sinamsam niyang lahat, pati ang mga gintong kalasag na ipinagawa ni Solomon. Pinalitan ni Rehoboam ang mga iyon ng mga kalasag na tanso at inilagay sa pag-iingat ng mga pinuno ng bantay sa hari na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. Tuwing pupunta ang hari sa templo ni Yahweh, dala ng mga bantay ang mga kalasag na iyon. Pagkatapos, ibinabalik ang mga kalasag sa himpilan ng mga bantay. Ang iba pang mga ginawa ni Rehoboam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Patuloy ang labanan ni Rehoboam at ni Jeroboam sa panahon ng kanilang paghahari. Namatay si Rehoboam at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Ang ina niya'y isang Amunita na ang pangalay na ama. Humalili sa kanya si Abiyam na kanyang anak.
Noong 18 taon ng paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Juda si Abijah. Sa Jerusalem tumira si Abijah at naghari siya sa loob ng 3 taon. Ang ina niya ay si Maaka na apo ni Absalom. Ginawa rin niya ang lahat ng kasalanan na ginawa ng kanyang ama. Hindi naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, hindi tulad ni David na kanyang ninuno. Pero dahil kay David, niloob ng Panginoon na kanyang Diyos na patuloy na magmumula sa ang kanya ang maghahari sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng anak na papalit sa kanyang trono upang pangunahan at patatagin ang Jerusalem. Dahil ginawa ni David ang matuwid sa paningin ng Panginoon at noong nabubuhay pa siya, hindi siya sumuway sa utos ng Panginoon maliban lang sa ginawa niya kay Uriah na Hiteo. Gayunpaman, palagi pa rin naglalaban sina Rehoboam at Jeroboam at nang huli, sina Abijah naman at Jeroboam ang naglaban. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Abijah at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Abijah, inilibing siya sa lungsod ni David at ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Naging hari ng Juda si Asa noong 20 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem tumira si Asa at naghari siya sa loob ng 41 taon. Ang lola niya ay si Maaka na apo ni Absalom. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon, katulad ni David na kanyang ninuno. Pinalayas niya sa Juda ang mga lalaki at babaeng nagbebenta ng aliw sa mga lugar na pinagsasambahan nila at ipinatanggal ang lahat ng Diyos-Diyosang ipinagawa ng kanyang mga ninuno. Pati ang lola niyang si Maaka ay inalis niya sa pagkareina dahil nagpagawa ito ng kasuklam-suklam na posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ipinaputol ni Asa ang mga simbolong ito at ipinasunog sa lambak ng Kidron. Kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ng Panginoon ang mga pilak, ginto at ang iba pang mga bagay na inihandog niya at ng kanyang ama sa Panginoon. Sa buong paghahari nila, palaging naglalaban sina Asa at Baasha na hari ng Israel. Nilusob ni Haring Baasha ng Israel ang Juda at pinalibutan niya ng pader ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa ng Juda. Pinagkukuha ni Asa ang lahat ng pilak at ginto na naiwan sa mga bodega ng templo ng Panginoon at sa kanyang palasyo. Ipinagkatiwala niya ito sa kanyang mga opisyal at inutusan niya sila na dalhin ito kay Haring Benhadad ng Aram doon sa Damascus kung saan ito nakatira. Si Benhadad ay anak ni Tabrimon at apo ni Hezion. Ito ang mensahe ni Asa kay Benhadad. Gumawa tayo ng kasunduan tulad ng ginawa ng mga magulang natin. Tanggapin mo ang mga regalo ko sa iyo na ginto at pilak. Hinihiling kong tigilan mo ang pagkampi kay Haring Baasha ng Israel para pabayaan na niya ako. Pumayag si Benhadad sa kahilingan ni Haring Asa at inutusan niya ang mga commander ng kanyang sundalo na lusubin ang mga bayan ng Israel. Nasakop nila ang Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaka, ang buong Kineret at ang buong Naftali. Nang mabalitaan ito ni Baasha, pinahinto niya ang pagpapatayo ng pader sa Rama at bumalik siya sa Tirsa. Pagkatapos, nagutos si Haring Asa sa lahat ng taga-Juda na kunin ang mga bato at mga troso na ginamit ni Baasha sa pagpapatayo ng pader ng Rama. At ginamit naman ito ni Haring Asa sa pagpapatayo ng pader ng Geba sa Benjamin at ng Mizpa. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Asa at ang kanyang mga tagumpay at ang lahat ng kanyang mga ginawa, pati na ang mga lungsod na ipinatayo niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang matanda na si Asa, nagkasakit siya sa paa at nang mamatay siya, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ng kanyang ninunong si David at ang anak niyang si Jehoshaphat ang pumalit sa kanya bilang hari. Naging hari ng Israel si Nadab na anak ni Jeroboam noong 2 ng paghahari ni Asa sa Juda. Naghari si Nadab sa Israel sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa pamumuhay ng kanyang ama at sa kasalanang ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Si Baasha na anak ni Ahiya na mula sa lahi ni Isakar ay nagbalak ng masama laban kay Nadab. Ipinapatay ni Baasha si Nadab habang sinasalakay ni Nadab at ng buong Israel ang Gibeton na isang bayan ng mga Filisteo. Ang pagpatay ni Baasha kay Nadab ay nangyari noong 3 ng paghahari ni Asa sa Juda at si Baasha ang pumalit kay Nadab bilang hari. Nang magsimulang maghari si Baasha, pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Jeroboam. Hindi siya nagtira ng kahit isa. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahiya na taga-Shilo. Dahil nagalit ang Panginoon
ang Diyos ng Israel kay Jeroboam sa mga kasalanang ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Nadab at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Sa buong paghahari nila, palaging naglalaban sina Asa at Baasha. Naging hari ng Israel si Baasha na anak ni Ahiya noong 3 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Sa Tirsa tumira si Baasha at naghari siya doon sa loob ng 24 na taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam at sa kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ito ang mensahe ng Panginoon laban kay Baasha na sinabi niya sa pamamagitan ni Jehu na anak ni Hanani. Pinabangon kita mula sa lupa at ginawang pinuno ng mga mamamayan kong Israelita, pero sinunod mo ang pamumuhay ni Jeroboam at ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng aking mga mamamayan at ginalit mo ako dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya lilipulin kita at ang iyong pamilya katulad ng ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ang mga kabilang sa pamilya mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Baasha at ang kanyang mga ginawa at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Baasha, inilibing siya sa Tirsa at ang anak niyang si Ela ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang mensaheng iyon ng Panginoon laban kay Baasha at sa pamilya niya ay sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Jehu na anak ni Hanani. Sinabi iyon ng Panginoon dahil sa lahat ng masasamang ginawa nito sa paningin ng Panginoon. Ginalit niya ang Panginoon dahil sa mga ginawa niya na katulad ng ginawa ng pamilya ni Jeroboam at dahil sa kanyang pagpatay sa buong pamilya ni Jeroboam. Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasha noong 26 na taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Sa Tirsa siya tumira at naghari siya sa loob ng 2 taon. Si Zimri, na isa sa mga opisyal niya at commander ng kalahati ng kanyang mga mangangarwahi ay nagbalak ng masama laban sa kanya. Isang araw, naglasing si Ela sa Tirsa sa bahay ni Arsa na siyang tagapamahalan ng palasyo doon. Pumasok si Zimri sa bahay at pinatay niya si Ela. Nangyari ito noong 27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda at si Zimri ang pumalit kay Ela bilang hari. Nang magsimulang maghari si Zimri, pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Baasha. Wala siyang itinirang lalaki kahit sa mga kamag-anak at mga kaibigan ni Baasha. Pinatay ni Zimri ang buong pamilya ni Baasha ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Jehu sapagkat ginalit ni Baasha at ng anak niyang si Ela ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Dahil sa mga kasalanang ginawa nila na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ela at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naging hari ng Israel si Zimri noong 27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Doon siya tumira sa Tirsa pero 7 araw lang ang itinagal ng paghahari niya. Habang nagkakampo ang mga sundalo ng Israel malapit sa Gibeton na isang bayan ng mga Filisteo, nabalitaan nila na pinatay ni Zimri ang hari. Kaya ng araw ding iyon sa kampo, ginawa nilang hari ng Israel si Omri. Si Omri ang commander ng mga sundalo ng Israel. Umalis agad sa Gibeton si Omri, pumunta siya sa tore ng palasyo at sinunog ang paligid nito. Kaya namatay siya. Nangyari ito dahil sa mga kasalanang ginawa niya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam at sa mga kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Zimri at ang tungkol sa pagre-rebelde niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nahati ang mga mamamayan ng Israel sa 2 grupo. Ang isang grupo ay gustong maging hari si Tibni na anak ni Ginat at ang isang grupo naman ay gusto si Omri. Pero mas malakas ang mga pumapanig kay Omri kaysa sa mga pumapanig kay Tibni na anak ni Ginat. Napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Sumunod na naghari si Omri sa Israel noong 31 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Naghari siya sa loob ng 12 taon. Ang 6 na taon nito ay doon sa Tirsa. Binili niya kay Shemer ang bundok ng Samaria ng 70 kilong pilak at pinatayuan niya ito ng lungsod. Pagkatapos, pinangalanan niya itong lungsod ng Samaria mula sa pangalan ni Shemer na siyang dating nagmamay-ari ng bundok. Masama ang ginawa ni Omri sa paningin ng Panginoon at nagkasala siya ng higit pa sa mga hari na nauna sa kanya.
Sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasalang ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa mga walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Kaya ginalit nila ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa pagkahari ni Omri at ang mga ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng hari ng Israel. Nang mamatay si Omri, inilibing siya sa Samaria at ang anak niyang si Ahab ang pumalit sa kanya bilang hari. Naging hari ng Israel si Ahab na anak ni Omri noong 30 taon ng pagkahari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya sa loob ng 22 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, higit pa sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Kulang pa sa kanya ang pagsunod sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam. Kinuha pa niyang maging asawa si Jezebel na anak ni Haring Etbaal ng mga Sidoneo at mula noon naglingkod siya at sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Nagpatayo siya ng templo at altar para kay Baal doon sa Samaria. Nagpagawa rin siya ng posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ginalit niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Higit pa sa ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Nang panahon ng pagkahari ni Ahab, muling ipinatayo ni Hiel na taga Betel ang Jericho. Habang ipinapatayo niya ang mga pundasyon nito, namatay ang panganay niyang anak na si Abiram. At habang ipinapagawa naman niya ang mga pintuan nito, namatay ang bunso niyang anak na si Segub. Nangyari ang lahat ng ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Joshua na anak ni Nun. Ipinatawag ni Eliseo ang isa sa miyembro ng grupo ng mga propeta at sinabi, "Maghanda ka, dalhin mo ang lalagyan ng langis at pumunta ka sa Ramoth Gilead. Pagdating mo doon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat na apo ni Nimsi. Kunin mo siya sa mga kasama niya at dalhin mo sa isang kwarto na dalawa lang kayo. Pagkatapos, kunin mo ang langis. Ibuhos mo sa ulo niya at sabihin, 'Ito ang sinasabi ng Panginoon, pinili kitang maging hari ng Israel.' Pagkatapos, buksan mo ang pintuan at tumakbo ka ng mabilis." Kaya pumunta ang binatang propeta sa Ramoth Gilead. Pagdating niya roon, nakita niyang nakaupo ang mga opisyal na mga sundalo. Sinabi niya, "May mensahe po ako para sa inyo, mahal na pinuno." Nagtanong si Jehu, "Para kanino iyan?" Sumagot ang tao, "Para po sa inyo, mahal na pinuno." Tumayo si Jehu at pumasok sa bahay. Pagkatapos, ibinuhos ng propeta ang langis sa ulo ni Jehu at sinabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinili kitang maging hari ng mga mamamayan ng Panginoon sa Israel. Patayin mo ang pamilya ni Ahab na iyong amo. Sa ganitong paraan, may paghihiganti ko ang mga propeta at ang iba pang mga lingkod ng Panginoon na pinatay ni Jezebel. Mauubos ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Ahab. Papatayin ko ang lahat ng lalaki sa kanyang pamilya. Alipin man o hindi, gagawin ko sa pamilya ni Ahab ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa pamilya ni Baasha na anak ni Ahiya. Si Jezebel naman ay kakainin ng mga aso sa lupain ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya." Binuksan ng batang propeta ang pinto at tumakbo papalayo. Pagbalik ni Jehu sa mga kasama niyang opisyal, isa sa kanila ang nagtanong sa kanya, "May problema ba? Bakit ka pinuntahan ng baliw na iyon?" Sumagot si Jehu, "Kilala ninyo kung sino siya at kung ano ang kanyang pinagsasabi." Sumagot sila, "Hindi totoo iyan. Sabihin mo sa amin kung ano talaga ang sinabi niya." Sinabi ni Jehu, "Ito ang sinabi niya sa akin. Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, pinili kitang maging hari ng Israel." Nang marinig ito ng mga opisyal, tinanggal nila ang mga balabal nila at inilatag sa hagdanan para kay Jehu. Pinatunog nila ang trompeta at sumigaw, "Si Jehu na ang hari." Nagplano si Jehu na anak na Jehoshaphat at apo ni Nimsi laban kay Joram. Nang panahong iyon, ipinagtatanggol ni Joram at ng mga taga-Israel ang Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Aram. Pero nasugatan si Joram sa pakikipaglaban nila sa mga Arameo, kaya kinailangan niyang umuwi sa Jezreel para magpagaling. Sinabi ni Jehu sa mga kasama niyang opisyal, "Kung gusto ninyong maging hari ako, huwag ninyong hayaang may lumabas sa lungsod para pumunta sa Jezreel at ibalita na ginawa ninyo akong hari." Sumakay agad si Jehu sa karuwahin niya at pumunta sa Jezreel kung saan nagpapagaling si Joram. Si Haring Ahazaya ay naroon din dahil binisita niya si Joram. Ngayon, nakita ng gwardiya sa tore ng Jezreel si Jehu na paparating kasama ang mga sundalo nito. Kaya sumigaw siya, "May paparating na mga sundalo." Sumagot si Joram, "Magpadala ka ng mga mangangabayo kung kapayapaan ang sadya nila sa pagpunta rito."
Kaya umalis ang mga ngabayo para salubungin si Jehu at sinabi, "Gusto pong malaman ng hari kung kapayapaan ang sadya ninyo rito." Sumagot si Jehu, "Wala ka ng pakialam doon, sumunod ka sa akin." Sumigaw ang gwardiya sa hari. Nakarating na po sa kanila ang mga ngabayo, pero hindi pa siya bumabalik. Kaya muling nagpadala ang hari ng isang mga ngabayo. Pagdating niya kina Jehu, sinabi niya, "Gustong malaman ng hari kung kapayapaan ang sadya ninyo rito." Sumagot si Jehu, "Wala ka ng pakialam doon, sumunod ka sa akin." Muling sumigaw ang gwardiya sa hari. Nakarating na po sa kanila ang ikalawang mga ngabayo, pero hindi pa siya bumabalik. Sobrang bilis magpatakbo ng karwahe ng kanilang pinuno, parang si Jehu na apo ni Nimsi. Sinabi ni Joram, "Ihanda mo ang karwahe ko." Nang maihanda na, umalis si Haring Joram ng Israel at Haring Ahazaya ng Juda para salubungin si Jehu. Nakasakay sila sa kani-kanilang karwahe. Nagkita sila ni Jehu sa lupain ni Nabot na taga Jezreel. Pagkakita ni Joram kay Jehu, tinanong niya ito, "Kapayapaan ba ang sadya mo rito, Jehu?" Sumagot si Jehu, "Kahit kailan, hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat may pagsamba sa Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng prostitusyon at pangkukulam na inumpisahan ng iyong ina na si Jezebel." Pinabalik ni Joram ang kabayo niya at pinatakbo ng mabilis. Sinigawan niya si Ahazaya, "Nagtraidor si Jehu sa akin." Kinuha ni Jehu ang palaso niya at pinana si Joram sa likod. Tumagos ang pana sa puso nito at humandusay ito sa loob ng karuwahe. Sinabi ni Jehu kay Bidkar na kanyang opisyal, "Kunin mo ang bangkay ni Joram at itapon sa bukid ni Nabot na taga Jezreel. Naaalala mo ba noong nakasakay tayo sa karuwahe sa likuran ni Ahab na kanyang ama? Ito ang sinabi ng Panginoon laban sa kanya. Nakita ko kahapon ang pagkamatay ni Nabot at ng kanyang mga anak at nangako ako na parurusahan kita sa lupain mismo ni Nabot. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya kunin mo ang katawan niya at itapon sa bukid ni Nabot ayon sa sinabi ng Panginoon." Nang makita ni Haring Ahazaya ng Juda ang nangyari, tumakas siya papunta sa Bethangan. Hinabol siya ni Jehu na sumisigaw. Panayin din siya. Kaya pinana nila siya sa kanyang karwahe sa daan papunta sa Gur, malapit sa Ibliam. Nakatakas siya na sugatan hanggang sa Megiddo, pero namatay siya roon. Kinuha ng mga lingkod ni Ahazaya ang bangkay niya at isinakay sa karwahe papunta sa Jerusalem. Inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Naging hari ng Juda si Ahazaya ng 11 taon ng paghahari ni Joram na anak ni Ahab sa Israel. Pumunta si Jehu sa Jezreel. Nang malaman ito ni Jezebel, kinulayan ni Jezebel ng pampaganda ang kanyang mga mata. Inayos ang buhok niya at dumungaw sa bintana ng palasyo. Pagpasok ni Jehu sa pintuan ng palasyo, sinabi ni Jezebel sa kanya, "Kapayapaan bang sadya mo rito? Ikaw na mamamatay tao? Katulad ka ni Zimri na pinatay ang kanyang amo." Tumingala si Jehu at nakita niya si Jezebel sa bintana at nagtanong, "Sino sa inyo dyan ang kakampi sa akin?" May 2 o 3 opisyal na dumungaw sa kanya sa bintana. Sinabi ni Jehu sa kanila, "Ihulog ninyo siya." Kaya inihulog nila si Jezebel. Tumalsik ang dugo nito sa pader at sa mga kabayo. Tinapaktapakan ng mga kabayo ni Jehu ang katawan ni Jezebel. Nang pumasok si Jehu sa palasyo, kumain siya at uminom. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kunin ninyo ang isinumpang babaeng iyan at ilibing dahil anak siya ng hari." Pero nang kukunin na nila ang bangkay niya para ilibing, wala nang natira sa kanya, maliban sa kanyang bungo, mga paa at mga kamay. Kaya bumalik sila at sinabi kay Jehu ang nangyari. Sinabi ni Jehu, "Natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Elias na taga Tisbe. Sa isang lupain ng Jezreel, kakainin ng mga aso ang laman ni Jezebel. Ang katawan niya ay kakalat na parang dumi sa bukid ng Jezreel at walang makakakilala sa kanya." May 70 anak si Ahab sa Samaria, kaya nagpadala ng sulat doon si Jehu sa mga opisyal ng lungsod, sa mga tagapamahala at mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ito ang sinasabi sa sulat, "Ang mga anak ni Haring Ahab ay nasa inyo, pati ang mga karwahe, mga kabayo, mga napapadirang lungsod at mga armas. Kaya pagkatanggap ninyo ng sulat na ito, pumili kayo ng nararapat na maging hari sa mga anak ni Haring Ahab at makipaglaban kayo para sa ang kanya." Pero labi silang natakot at sinabi, "Kung hindi natalo ng 2 si Jehu, kami pa kaya?" Kaya ang namamahala ng palasyo, gobernador sa lungsod, mga tagapamahala at mga tagapag-alaga ng mga anak ng hari ay sumulat kay Jehu. Ito ang sinasabi sa sulat, "Mga lingkod niyo kami at gagawin namin ang lahat ng iutos ninyo. Hindi kami pipili ng ibang hari. Gawin niyo kung ano sa tingin niyo ang pinakamabuti."
Sinagot sila ni Jehu sa pamamagitan ng pangalawang sulat. Kung kakampi ko kayo at handa kayong sumunod sa akin, pugutan ninyo ng ulo ang mga anak ni Ahab at dalhin ninyo sa akin dito sa Jezreel bukas sa ganito ring oras. Inalagaan ng mga namumuno ng Samaria mula pagkabata ang 70 anak ni Haring Ahab. Pagdating ng sulat ni Jehu, pinatay nila ang 70 anak ng hari. Inilagay nilang mga ulo nito sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jezreel. Nang dumating ang mensahero, sinabi niya kay Jehu, ipinadala nila ang ulo ng mga anak ng hari. Pagkatapos, sinabi ni Jehu, itumpok ninyo sa dalawa ang mga ulo sa pintuan ng lungsod at iwanan doon hanggang umaga. Kinaumagahan, lumabas si Jehu, tumayo sa harap ng mga tao at sinabi, wala kayong kasalanan. Ako ang nagplano laban sa aking amo at pumatay sa kanya. Pero sino ang pumatay sa kanilang lahat? Gusto kong malaman ninyo na matutupad ang lahat ng sinabi ng Panginoon laban sa pamilya ni Ahab. Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ng lingkod niyang si Elias. Pagkatapos, pinatay ni Jehu ang lahat ng kamag-anak ni Ahab sa Jezreel, pati ang mga opisyal, kaibigan at mga pari nito. Wala talagang natirang buhay sa kanila. Lumakad si Jehu papunta sa Samaria habang nasa daan siya sa lugar na tinatawag na pinagtitipunan ng mga pastol ng mga tupa. Nakita niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahazaya ng Juda. Tinanong niya ang mga ito, sino kayo? Sumagot sila, mga kamag-anak po kami ni Ahazaya at nagpunta kami rito para dumalaw sa pamilya ni Haring Ahab at Reyna Jezebel. Inutusan ni Jehu ang mga tauhan niya, hulihin ninyo sila ng buhay. Kaya hinuli sila ng buhay. Dinala sila at pinatay doon sa balon sa lugar na tinatawag na pinagtitipunan ng pastol ng mga tupa. 42 silang lahat, walang iniwang buhay si Jehu. Pag-alis ni Jehu doon, nakita niyang paparating ang anak ni Rekab na si Jehonadab para makipagkita sa kanya. Pagkatapos nilang batiin ang isa't isa, tinanong siya ni Jehu, tapat ka ba sa akin tulad ng pagiging tapat ko sa iyo? Sumagot si Jehonadab, opo, sinabi ni Jehu, kung ganoon, iabot mo sa akin ang kamay mo. Iniabot ni Jehonadab ang kamay niya at pinakyat siya ni Jehu sa kanyang karuwahe. Sinabi ni Jehu, sumama ka sa akin para makita mo ang katapatan ko sa Panginoon. Kaya sumama si Jehonadab sa kanya. Pagdating ni Jehu sa Samaria, pinapatay niya ang lahat ng natira sa pamilya ni Ahab ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Tinipon ni Jehu ang lahat ng tao at sinabi, hindi ganoon katapat si Ahab sa paglilingkod niya kay Baal kung ikukumpara sa gagawin kong paglilingkod. Kaya pupuntahin ninyo sa akin ang lahat ng propeta, pari ni Baal at ang lahat ng naglilingkod sa kanya. Kailangang nandito silang lahat dahil mag-aalay ako ng malaking handog para kay Baal. Ipapapatay ko ang hindi pupunta, pero nagkukunwari lang si Jehu para mapatay niya ang mga naglilingkod kay Baal. Sinabi ni Jehu, maghanda ng bandal na pagtitipon para sambahin si Baal. Kaya ipinalam nila ito sa mga tao. Ipinatawag ni Jehu sa buong Israel ang lahat ng naglilingkod kay Baal. Pumunta silang lahat at walang naiwan sa bahay nila. Pumasok silang lahat sa templo ni Baal at napuno ito. Sinabi ni Jehu sa nangangasiwa ng espesyal na kasuotan, ipasuot mo ito sa bawat isa na sasamba kay Baal. Kaya binigyan niya ng damit ang mga ito. Pagkatapos, pumasok si Jehu at ang anak ni Rekab na si Jehonadab sa templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa mga naglilingkod kay Baal, tiyakin ninyo na walang sumasamba sa Panginoon na napasama sa inyo. Kayo lang na mga sumasamba kay Baal ang dapat na nandito. Nang nandun na sila sa loob ng templo, nagalay sila ng mga handog na sinusunog at ng iba pang handog. Mayroong 80 tauhan si Jehu sa labas ng templo. Sinabi niya sa kanila, ibinigay ko sila sa inyong mga kamay para patayin. Ang sino man sa inyo ang magpabaya na makatakas kahit isa sa kanila ay papatayin ko. Matapos iyalay ni Jehu ang mga handog na sinusunog, inutusan niya ang mga gwardya at mga opisyal, pumasok kayo at patayin ninyo ang mga sumasamba kay Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Kaya pinatay nila ang mga ito sa pamamagitan ng espada at itinapon ang mga bangkay nila sa labas. Pagkatapos, pumasok sila sa pinakaloob ng bahagi ng templo ni Baal at kinuha nila roon ang alaalang bato at dinala sa labas ng templo at sinunog. Dinurog nila ang alaalang bato ni Baal at giniba nila ang templo nito. Ginawa nila itong pampublikong palikuran hanggang ngayon. Sa ganitong paraan, sinira ni Jehu ang pagsamba ng Israel kay Baal. Pero sinunod pa rin niya ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Ito ay ang pagsamba sa mga gintong baka sa Bethel at Dan. Sinabi ng Panginoon kay Jehu,
Mabuti ang ginawa mong pagsunod sa mga utos ko na patayin ang pamilya ni Ahab. Dahil sa ginawa mong ito, magiging hari ng Israel ang angkan mo hanggang sa ika-apat na henerasyon. Pero hindi sumunod si Jehu sa kautusan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng buong puso. Sa halip, sinunod niya ang kasalanan ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nang panahong iyon, unti-unting pinalilit ng Panginoon ang teritoryo ng Israel. Nasakop ni Haring Hazael ang mga lugar ng Israel sa silangan ng ilog ng Jordan, ang buong Gilead, Bashan at mga lugar sa hilaga ng bayan ng Aruer na malapit sa lambak ng Arnon. Ang mga lugar na ito ay dating pinayaman ng mga lahi ni Gad, Reuben at Manasseh. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehu at ang lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehu, inilibing siya sa Samaria at ang anak niyang si Jehoahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Jehu sa Israel doon sa Samaria sa loob ng 28 taon. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahaziah na hari ng Juda, nagpasya siyang patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng hari ng Juda. Pero iniligtas ni Jehosheba ang anak ni Ahaziah na si Joash nang patayin na ito at ang iba pang mga anak ng hari. Si Jehosheba ay kapatid ni Ahaziah at anak na babae ni Haring Jehoram. Itinago niya si Joash at ang kanyang tagapag-alaga sa isang silid sa templo, kaya hindi siya napatay ni Atalia. Sa loob ng 6 na taon, doon nagtago sa templo ng Panginoon si Joash at ang tagapag-alaga niya, habang si Atalia ang namamahala sa kaharian at lupain. Nang 7 taon, ipinatawag ng paring si Jehoyada ang mga pinunong personal na tagapagbantay ng hari at mga gwardiya ng palasyo para papuntahin sa templo ng Panginoon. Gumawa siya ng kasunduan sa kanila at sinumpan nila ang mga ito doon sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, ipinakita sa kanila ang anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang gagawin niyo. Ang ikatlong bahagi ng mga nagbabantay kapag araw ng pamamahinga ang magbabantay sa palasyo ng hari. Ang isa pang ikatlong bahagi naman ang magbabantay sa pintuan ng sur. Ang isa pang grupo ang magbabantay sa pintuan ng palasyo para tumulong sa iba pang mga gwardiya na naroon. Ang dalawang grupo sa inyo na hindi nagbabantay kapag araw ng pamamahinga ang siyang magbabantay sa templo ng Panginoon para ingatan ang hari. Dapat ninyong bantayang mabuti ang hari. Dalangin yung mga sandata. Sundan nyo siya kahit saan siya magpunta. Patayin ninyo ang sino mang lalapit sa inyo." Ginawa ng mga pinuno ang iniutos ng paring si Jehoyada. Tinipon nilang mga tauhan nila na nagbabantay kapag araw ng pamamahinga. Pati na rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon ay dinala nila kay Jehoyada. Ibinigay ni Jehoyada sa mga pinuno ang mga sibat at pananggalang na nakatago sa templo ng Panginoon na pag-aari noon ni Haring David. Pumuwesto ang mga armadong gwardiya sa palibot ng templo at ng altar para protektahan ang hari. Pagkatapos, inilabas ni Jehoyada si Joash na anak ng hari at kinurunahan. Binigyan niya ito ng kopya ng mga kautusan ng Panginoon. Idineklara siyang hari at pinahiran ng langis bilang pagkilala na siya na ang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan ang mga tao at sumigaw, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga gwardiya at ng mga tao, pinuntahan niyang mga ito sa templo ng Panginoon. Nakita niya roon ang bagong hari na nakatayo malapit sa haligi, ayon sa kaugalian ng pagdedeklara sa isang hari. Nakapalibot sa hari ang mga pinuno at mga tagapagtunog ng trompeta. Ang lahat ng tao ay nagsasaya at nagpapatugtog ng mga trompeta. Nang makita ito ni Atalia, pinunit niya ang kanyang damit sa sama ng loob at sumigaw, "Mga traidor, inutusan ni Jehoyada ang mga commander ng mga sundalo, dalhin ninyo si Atalia sa labas. Huwag ninyo siyang patayin sa loob ng templo ng Panginoon. Patayin ang sino mang magliligtas sa kanya." Kaya dinakip nila siya at dinala sa labas ng pintuan na dinadaanan ng mga kabayong papunta sa palasyo at doon siya pinatay. Pagkatapos, pinagawa ni Jehoyada ang hari at ang mga tao ng kasunduan sa Panginoon na magiging mamamayan sila ng Panginoon. Gayun din ang ginawang kasunduan sa pagitan ng hari at ng mga tao na kanyang nasasakupan. Pumunta ang lahat ng tao sa templo ni Baal at giniba ito. Dinurog nila ang mga altar at ang mga diyos-diyosan doon at pinatay nila si Matan na pari ni Baal sa harapan ng mga altar. Pagkatapos, naglagay si Jehoyada ng mga gwardiya sa templo ng Panginoon. Isinama niya ang mga commander ng mga sundalo, mga personal na tagapagbantay ng hari, mga gwardiya ng palasyo at ang lahat ng tao. Inihatid nila ang hari sa palasyo mula sa templo ng Panginoon. Doon sila dumaan sa pintuan ng mga gwardiya. Pagkatapos, naupo ang hari sa kanyang trono. Nagdiwang ang mga tao at naging mapayapa ang lungsod matapos patayin si Atalia sa palasyo.
si Joash ay 7 taong gulang nang maging hari. Naging hari si Joash ng Juda ng 7 taon ng paghahari ni Jehu sa Israel. Sa Jerusalem siya nakatira at naghari siya sa loob ng 40 taon. Ang ina niya ay si Zibia na taga Beersheba. Sa buong buhay niya, matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon dahil tinuruan siya ng paring si Jehoyada, pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng mga insenso. Sinabi ni Joash sa mga pari, "Kolektahin ninyo ang lahat ng pera na dinala sa templo ng Panginoon bilang handog, ang perang kinolekta sa buwis ng census, ang perang ibinayad para sa panata, at ang perang handog na kusang loob na ibinigay. Gamitin niyo ang lahat ng ito sa pagpapaayos ng templo." Pero hanggang sa 23 taong paghahari ni Joash, hindi pa rin naipapaayos ng mga pari ang templo. Kaya'y pinatawag ni Haring Joash si Jehoyada at ang iba pang mga pari at tinanong, "Bakit hindi pa ninyo naipapaayos ang templo? Simula ngayon, huwag na ninyong gagastusin ang mga pera para sa sarili ninyong pangangailangan. Dapat gastusin ito sa pagpapaayos ng templo." Pumayag ang mga pari na hindi na sila mangongolekta ng pera sa mga tao at hindi na rin sila ang magpapaayos ng templo. Kumuha si Jehoyada ng kahon at binutasan ang takip nito. Pagkatapos, inilagay niya ito sa tabi ng altar sa gawing kanan papasok sa templo ng Panginoon. Kung mayroong magbibigay ng pera sa templo, ang mga paring nagbabantay sa pintuan ang maglalagay nito sa kahon. Kapag puno na ang kahon, binibilang ng kalihim ng hari at ng punong pari ang pera at inilalagay ito sa mga lalagyan. Pagkatapos, ibibigay nila ang pera sa mga tao na namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga nagtatrabaho sa templo ng Panginoon, ang mga karpentero, mga mason, at iba pang mga manggagawa. Ito rin ang ginagamit nilang pambili ng kahoy at mga hinating bato para sa pagpapaayos ng templo ng Panginoon. Binabayaran din nila ang iba pang mga gastusin sa pagpapaayos nito. Hindi ginamit ang perang dinala sa templo sa paggawa ng mga pilak na palanggana, mga panggupit ng mitsa, ng mga ilaw, mga mangkok, mga trompeta, o kahit anong gamit na ginto o pilak para sa templo ng Panginoon. Ibinayad ang pera sa mga manggagawa ng templo at sa mga materyales. Hindi na sila hinihingan ng listahan kung paano ginastos ang pera dahil tapat at mapagkakatiwalaan sila. Ang perang ibinigay kasama ng mga handog na pambayad ng kasalanan at ng mga handog sa paglilinis ay hindi dinadala sa templo ng Panginoon dahil para ito sa mga pari. Nang panahong iyon, si Haring Hazael ng Aram ay lumusob sa Gat at nasakop ito. Pagkatapos, binalak din niyang lusubin ang Jerusalem. Tinipon ni Haring Joash ang mga inihandog niya, pati ang lahat ng bagay na inihandog para sa Panginoon ng mga ninuno niya na sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahazaya na mga hari ng Juda. Ipinadala ni Joash ang lahat ng ito kay Hazael, pati na ang lahat ng ginto na naroon sa bodega ng templo ng Panginoon at ang mga nasa palasyo, kaya hindi na lumusob si Hazael sa Jerusalem. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Joash at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang bandang huli, nagplano ang mga opisyal niya laban sa kanya at pinatay siya sa Betmilo sa daang papunta sa Silya. Ang kanyang mga opisyal na pumatay sa kanya ay sina Josakar na anak ni Shimyat at Jehozabad na anak ni Shomer. Inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Amazaya ang pumalit sa kanya bilang hari.